and last 30 days, may posibleng kinita si Itay at Inay sa kanilang YouTube channel na. So, yung top country viewers nila is Philippines na 85%. So, hi guys! Welcome back to my channel again. This is Miko from Miko Chong. Kung bago ka palang dito, please don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell notification para ma-notify kayo kung meron kong bagong i-upload or i-review sa aking YouTube channel. So, for today's video, i-review natin kung magkano nga ba yung estimated sahod ni Itay at Inay sa YouTube nila sa kanilang channel. Okay, so meron na silang subscribers na more than 294,000 subscribers. So, alamin na natin yung kanilang latest estimated earnings and yung top countries viewers sa kanyang YouTube channel. Paalala lang, yung site na ito is public and nire-review lang natin kung ano pinapakita sa public site na ito. So, without further ado, let's jump into the video. So guys, I'm back. Andito tayo ngayon sa Social Blade site ni Inay at Itay. So makita na dito yung uploads nila is 67 uploads sa YouTube and subscribers na more than 294,000 subscribers and video views na umabot na 6,464,347 overall views sa YouTube and country PH or Philippines channel type naka-blank pa user created last April 26, 2020. So bago lang yung account na ito, okay? So, total grade B. Makita naman yung Social Blade rank niya, subscriber rank, and video views rank, country rank sa Pilipinas is nasa 842 rank, and channel type naka-blank pa. So, titignan natin yung kanilang subscribers count for the last 30 days, kung ilan nga ba nadagdag na subscribers sa kanila for the last 30 days, okay? So, makita nyo dito guys yung kanilang subscribers for the last 30 days, nadagdagan sila ng 67,000 subscribers or bumagsak ito ng 20.8%. So, nag-red yung percentage. It means, bumaba yung kanilang subscribers count for the last 30 days. Okay, so titignan naman natin yung kanilang video views for the last 30 days. Makita nyo dito, yung kanilang video views is 2.4 million total video views. Bumagsak ito ng 2.9%. So, medyo mababa lang, hindi siya ganun kabagsak yung kanilang video views for the last 30 days, okay? So, titignan natin yung kanilang top countries viewers sa kanilang YouTube channel. So, dito naman tayo guys sa kanyang YouTube stats and analytics dashboard. So, makita nyo dyan yung kanilang estimated audience, age, and gender. And sa kabila is estimated audience geography. So, dito muna tayo sa age and gender. So, makita nyo dyan yung bar, yung graphic na yan. So, may dalawang kulay nagre-represent ng babae at sa kalalaki. Yung sa gilid is yung percentage 0 to 20%. And sa baba, yung age ng viewers nila sa kanilang YouTube channel na 13 years old to 65 plus. Okay, so makita nyo dito yung top viewers nila age by age and gender is nasa 25 to 34 years old. So, try natin i-click to. Yung 25 to 34 years old. So, makita nyo dito, yung female is 18% and male is 18%. So, pantay lang yung viewers niya sa lalaki at saka sa babae. So, punta naman tayo sa kanilang estimated audience geography. So, makita nyo dyan yung Philippines, Turkey, Laos, Sri Lanka, Vietnam, okay, Maldives, and Pakistan. So, yan yung kanilang top countries viewers sa kanilang YouTube channel. So, makita nyo yung bilog na yan. So, may mga kulay yan. So, yan yung nagre-represent ng percentage nila kung ilang percent yung nanonood sa kanilang mga video by country kanina na binasa natin. Okay? So, click natin yung green kung ano nga ba yung top countries, country viewers nila sa kanilang YouTube channel. Okay? So, yung top country viewers nila is Philippines na 85%. So, mataas yung viewers nila sa kanilang YouTube sa Pilipinas. Since Philippines yung address ng kanilang vlog, so Pilipinas talaga. And viewers nila is puro Pilipino din. Okay, so try natin i-click yung orange. So, yung orange is Turkey na 6%. Okay? Okay, Sri Lanka is 1%. And Laos is 5%. Vietnam, 1%. Maldives is 2%. So, yan yung kanilang top countries viewers sa kanilang YouTube channel. So, Pilipinas talaga yung top country viewers nila sa
YouTube, okay? So, punta naman tayo sa kanilang daily estimated earnings. Tignan natin kung magkano nga ba yung potential earnings nila daily sa kanilang YouTube channel, okay? Makita yung date dyan kung kailan tumaas yung kanilang subscribers count and kung kailan tumaas din or nadagdagan yung kanilang views sa YouTube, and makita nyo dyan yung kanilang estimated earnings daily sa YouTube. So, kung titignan nyo dito, makikita nyo guys, yung kanilang estimated earnings is hindi nagkakaparepres, hindi nagpapantay-pantay kasi nga nakadepende sa video views and ads yung kikitain ng isang vlogger or kinikita ng isang vlogger. So, kung wala kang upload, so walang kikitain. Kung may upload ka, so mas malaki yung kikitain mo, and kung mag-viral pa ito, mas lalong mas malaki yung kikitain mo. So, tignan na natin yung kanilang lowest estimated earnings and highest estimated earnings since naka-flash naman sa screen nyo and nakikita nyo naman kung magkano yung kanilang kinikita daily. So, tignan na natin yung lowest and highest earnings. So, makita nyo dito guys, yung lowest earnings nila is noong January 6, wala siguro silang uploads dito. So, noong January 6 is meron silang 0.98, maximum nila is 16 US dollars. So, yan yung kanilang pinaka-lowest estimated daily earnings. And yung highest nila dito guys, makikita nyo guys, is 148 US dollars and maximum nila is 2,400 US dollars. So, malaki. Kinita nila ito noong January 12. So, malaki yung kanilang estimated earnings sa YouTube. So, guys, tignan naman natin yung kanilang daily average, weekly average, and monthly average. Kung magkano nga ba kinikita nila araw-araw, weekly, and monthly sa YouTube. Okay? So, makita nyo dito guys, yung kanilang daily average sa lowest is meron silang 20 US dollars and maximum nila is 328 US dollars. And weekly average naman, meron silang 148 US dollars. Maximum nila is 2,300 US dollars. And last 30 days, may posibleng kinita si Itay at Inay sa kanilang YouTube channel na 614 US dollars sa lowest, and sa highest is 9,800 US dollars. So, mapapasana all ka na lang sa kanilang kinikita sa kanilang YouTube channel estimated earnings. So, since guys na Filipino naman yung top countries viewers nila, so try natin i-times sa peso yung kanilang dollar amount sa YouTube. So, para makuha natin yung kanilang peso amount, kung magkano nga ba yung posibleng sinasahod nila sa peso sa YouTube. Okay? So, kuha lang tayo ng calculator and dito times natin yung kanilang monthly estimated earnings sa YouTube. Okay? So, guys, start muna natin yung kanilang lowest estimated earnings. So, makita dito, 614 US dollars times 47 pesos. So, meron silang 28,858 pesos sa kanilang lowest monthly estimated earnings, and sa highest naman is meron silang 9,800 US dollars times 47 pesos. So meron silang 460,600 pesos sa kanilang monthly estimated earnings, highest estimated income. So, yan guys. So, sinasabi ko ito palagi sa aking pagre-review na yung estimated earnings na ito is just an estimated. So, syempre, it's just an estimated. And yung amount na pinakamataas dito is exaggerated. So, kung gusto niyo talaga malaman yung kanilang eksaktong amount na sinasahod sa YouTube, kunin nyo yung 20 to 25% ng highest income nila sa kanilang YouTube channel. So, ayan guys. Titingnan natin yung kanilang yearly estimated earnings, kung magkano nga ba yung posibleng sinasahod nila taunan sa kanilang YouTube channel. Okay? So, makita nyo dito guys yung kanilang yearly estimated earnings. So, meron sila sa lowest na 7,400 US dollars and maximum nila is 117,900 US dollars sa maximum income. Okay, so try natin i-times yung kanilang lowest yearly estimated earnings. So, 7,400 US dollars times 47 pesos. So, meron silang 347,800 pesos sa kanilang lowest yearly estimated earnings, and sa highest naman is meron silang 117,900 US dollars times 47 pesos. So meron silang 5,541,300 pesos sa kanilang yearly maximum income or highest estimated earnings. Okay? So guys, kanina sinabi ko na nga sa inyo na huwag natin basihan yung kanilang highest estimated earnings. Doon lang tayo sa lowest estimated earnings niya. So kung gusto nyo makuha yung kanilang exact amount, so kunin nyo lang 20
20% or 25% ng kanilang highest estimated earnings. So, hindi talaga ito yung eksaktong amount na sinasahod nila sa kanilang YouTube channel since binibigyan na tayo ng idea ng site na ito kung magkano nga bang posibleng kitain ng isang vlogger na merong subscribers na more than 294,000 subscribers. So, ayan lang guys. Yung ginagawa nila nito na vlog is daily vlogging na rin. So, tumutulong din sila sa kapwa. So, as usual na vlog ng mga content creator din yung ginagawa nila. So, pero madami silang supporters. So, madaming supporters yung couple na ito. And madaming nanonood and sobrang daming views sa YouTube. So, hindi na kayo magtaka kung ganyan kalaki yung kanilang sinasahod sa YouTube. So, guys, ayun lang. Kung gusto nyo support yung channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and click nyo na rin yung bell notification para ma-notify kayo kung meron kang bagong i-upload or i-review sa aking YouTube channel. So, see you on my next video. This is Miko at peace. Yo.